Kumusta mga ka-good vibe? It's been 3 months. 3 months na ginagamit ko tong rims na to. Ngayon, i-review na natin. This is the ICan Cycling Alpha 40 Carbon Rims. So, paano ba siya nag-perform? What are the pros and the cons? Here it is. Okay, sa wakas, after 1,038.8 kilometers and the total elevation gain of 9,297, magagawa ko na din ng review yung ginamit kong rimset sa MOB and the race. This is ICan Alpha 40. Ito yung documentation ko during my outdoor rides and syempre, not taken to account yung mga indoor cycling, which is a bit of a challenge kasi paiba-iba yung restrictions nun at saka nagka-ECQ pa. And this was around July hanggang late October. Most of my rides sa Rizal area para mostly climbs at saka para matest yung capabilities ng carbon wheelset on an aluminum alloy frame. Hindi lang sa mga ahon kundi pati sa mga descents na rin. Kasama na rin dito yung long ride sa Nueva Ecija kung saan bumisita kami sa Cabanatuan, tapos umahon hanggang Labet saka Villa Aurora. Okay, so bago yan, mag-go through muna tayo sa specifications. This is ICan Cycling Alpha 40. This is made for rim brakes. Yan. And based sa model name, it has 40mm rim depth, made out of T700 carbon fiber and may internal width na 18.35mm at saka external width naman na 25mm. Yung bladed spokes from Pillar, so na-contribute sa aerodynamic benefits nito, aluminum alloys naman yung nipples, and naka-Novatec hubs. Unidirectional matte finish yung rims, 12K weave naman ito, pero yung brake line niya, 3K weave naman. So para sa akin, ang gandang indication nito para pag nakikita mo yung mga warps, imperfections, or kung may mga wear dahil sa paggamit, mas obvious siya. At saka may kasama na rin itong resin pads. Spoke count 20 sa harap tapos 24 naman sa likod, magkaiba naman yung pattern nito. Bale, radial yung sa harap, then 2 cross naman yung sa likod. Yung hubs naman nito for Shimano 10 and 11 speed. Kung 9 speed naman, kaya naman basta merong spacer. Kung naka-SRAM naman, wala pa silang XDR na kasama. Usually naman sold separately yun eh. And then isa pa ang kinaganda rito, tubeless ready na rin itong rims na to. Pagdating sa weight limit, in paper they claim that it can withstand 232 pounds or 105 kilograms. Yung warranty naman nito ay 2 years and para sa akin, dito magiging challenging eh kasi as far as I know, wala pang direct supplier or distributor sa atin and ICan Cycling is more on direct selling eh. Kaya take it to account din yung shipping cost, pati na rin yung customs duties saka taxes. So yun, in my case, kailangan ko tong bayaran para may out yung rimset na to which is what I did. And SRP naman ito is $445. Naglabas ako ng 6,000 pesos para lang ma-out to sa customs. That's on top of the total price. Kaya yun, take into account na rin yan. So ano pa yung kasama bukod dun sa mismong rims? May kasama na itong skewers and yung resin pads and rim tape na rin. Base sa ibang nakita ko online, may warranty card pang kasama pero sa akin wala eh. So not sure lang if ever mag-claim ako ng warranty, pwede sigurong internal na lang tapos mag-message ako sa kanila directly. Pero yun, so far wala pa namang reason para mag-claim ako eh. And then yung total weight naman is 1,520 grams. Okay, pag-usapan naman natin yung performance. Una sa lahat is yung climbing capability nito. Notable places ay Cabrera, Teresa, Sampaloc Tanay, and Labibungabon Road. Personally, I can say that the wheelset is very compliant when it comes to climbing, lalong-lalo na sa mga below 10% ang gradient. Surprising ito para sa mid-depth na 40mm. Based naman sa numbers ko, easy pace pa din sa 6% gradient or below, at kaya ko maka-maintain ng below 200 watts without being spent or yun nga, sobrang laspag na feeling. Magiging challenging na rito pag 10% gradient na, kagaya ng garden cottages at ibang parts ng Sampaloc Tanay. Pagdating sa ganito situation, wala na, patay na patay na yung aero benefits dito and extra depth becomes extra weight na lang. Dito ramdam na ramdam ko na to, pero bearable naman. In this situation, I can still go through pero kailangan lang magpiga para more power sa climbs. Sa flats naman, yan, ito na, dito na nagsha-shine at lumalabas yung aero benefits. Based on my experience, as long as mag-maintain ng mga 25 kilometers per hour and above, kuha ka lang ng sweet spot mo tapos hihiwa na ng hangin yung rimset. Ramdam ko to sa mga flat roads kagaya ng kahabaan ng C6 tsaka sa mga national highways ng Rizal. Tapos as usual, problema pa rin yung crosswinds.
Kaya pag ganito, babawiin na lang sa control. May time na ramdam ko na pumipitik yung hangin, kaya kailangan ko mag-counter steer or voluntarily i-keep ko yung balance which I'm already used to. Ayan. Descending, it's a breeze. Pleasurable pero may feeling na cautious ka. Cautious sa safety mo kasi mas magre-require ito ng anticipation at mas keen foresight pag naka-rim brakes. Isa pa yung heat na generate nito sa descents na possible mag-cause ng warping pag sobrang nababad. Fortunately, hindi naman nangyari sa rims ko. Ang ginagawa ko sa mga steep gradients, kagaya ng mga negative 10 or mas steep pa doon, umaalalay na ako sa preno. Kung sakaling kakailanganin, pupreno ko mga 5 seconds lang tapos bitaw kagad. Tapos pepreno ulit just to give the resin pads and rims some rests in between. Yan, para at least meron siyang parang cool down, kumbaga. And in these situations, yun nga, pagkakatiwalaan ko pa din yung brakes para dito. Still feels like an alloy brake line. Kung stopping power yung pag-uusapan, noong una nagkaroon ako ng doubts eh, kasi ngayon pa lang ako nakagamit ng rim brakes na full carbon. And to compare with aluminum alloy, halos pareho lang. Though yun nga, prone sa warping lalo na sa mga steep descents pag sobrang binabad, so far wala pa ding sign sa brake line, which for me is very impressive. Those are the pros. Yung con naman, eto na. Pag inulan, ayan na. Lalong-lalo na pag downpour tapos pababa yung ride. Yan, dito kailangan ko ng pumiga ng todo at mag-commit sa preno kasi talagang hindi mo mararamdaman yung kapit eh. May one time na nilusong ko sa negative 9 na gradient habang umuulan at nagpatuloy-tuloy pa din sa pababa. Dito na masaset yung difference niya sa alloy brake line. Meron pa rin namang engagement sa preno dito sa carbon. Pero yun na nga, sobrang konti na lang yung kagat niya at high speeds kaya required na magdahan-dahan. Hindi lang sa preno, pati na rin sa speed. Kaya pag ganito, wag na mag-build up ng speed, alalay na lang talaga kasi talagang mahirap na ipagbanga ganitong klaseng wet rides. Brake line is still almost 100%. This is very impressive in spite the heavy riding. Since maraming akyat, may bawi na din sa pababa, which is an ideal test for its braking. Sa brake line, there's still no signs of wear and tear, kaya sobrang nakaka-impress. And yun nga, smooth pa din yung surface at walang disfigurement or signs of kahit anong pagkalaspag. Ang galing. Siguro nakakontribute na rin or nakatulong din yung maintenance. And yun nga, pagdating sa maintenance naman, just wash it as normal. Use bike shampoo para sa rims, spokes, saka sa hubs nito. And then rinse and dry as normal nga rin. Additional step lang is make sure na linisin yung pads din. Kasi dyan naiipon yung dumi eh, kahit na winash na. Kaya todo kuskus pa din ako dyan eh. Tapos naka-add din na pwede kasing tanggalin yung brake shoe sa akin eh. Pag Shimano 105 or pataas. Ang ginagawa ko, titingnan ko yung surface ng brake shoe. Tapos chachaniin ko yan or ipipick ko eh para makita yung mga maliliit na specks na naipon sa loob. Yung mga dumi, yung mga bubog. Yung mga sobrang liit yan eh. And over time, kakaskas yan dun sa rims. Kaya buti nang mabusisi dito sa brake pads eh kesa yung rims yung mag-suffer. So yan, make sure to clean the pads as well, hindi lang yung rims. Isa pa, after 1,000 kilometers, palitin na yung rim tape nito. So, just check from time to time, lalo na pag sobrang often kayo mag-ride. Or kahit weekend ride lang eh, pero yun nga, puro malayuan. Ito yung nangyari sa akin, no, lumapat yung rim tape. So, kailangan siya tanggalin at palitan. Kasi, pag yung mga gatong lapat na, mas pro na yan sa spoke bite eh, or sa pinch flats. Na yun nga, makaka-damage lang din sa interior, kung sakaling hindi kayo naka-tubeless. Overall, this is an excellent bike with excellent quality. Nung una, nagka-impression ako na it will not live up to its reputation. Tapos yun nga, knowing din na this is a Chinese-made wheelset and then marketed globally, I can say that this is one of the fewest models out there that is world-class pagdating sa standards. Yung rims naman nila hand-built sa office nila and it's being run through several tests to ensure quality. Kaya talagang pasok na rin kung kaya magpa-ship dito sa Pilipinas, no problem at all. Yun nga lang, magbabayad ka nga lang talaga ng tax at customs duties. So yun, bukod sa matibay, UCI certified pa to as per ICan Cycling. So pros, I can now say based on my experience that it's fast, reliable, good for climbing, and an excellent aero companion on the flats. Sobrang sulit. Cons naman, yun nga, nagdi-diminish yung braking power agad-agad pag wet ride. Especially yung mga ride na descending tapos may downpour.
ayan, ingat sa mga ganitong situations. Another one is access. Once you purchase online, dumadaan pa din sa customs duties and taxes. Kaya yun nga, magtataas pa rin yung kailangan mo ilabas na pera kung sakali. Number 3 is warranty, which is definitely a pro. But the con is the process. So how can you return and resend items without the painful customs costs? Diba? Saka shipping costs na rin. So that would be a big question mark. Will they shoulder the costs? Or baka ikaw pa rin yung mag-shoulder nun, which is parang bumili ka na rin ng bagong rims kung sakali. SRP is $440, so lumalabas more or less mga 21,000 pesos. Customs duties and taxes, umabot ako ng around 6,000. So mga 27 to 28,000 pesos yung gagastos yan. So halos ganun na rin. So what do you think of the ICan Cycling Alpha 40 rim set? Sa tingin nyo ba, sulit na para sa price to performance ratio nito? Sa mga naka-carbon rim brakes, share nyo naman yung experience nyo pagdating sa wet rides. And braking tips na din sa descents for the benefit ng mga nangailangan. Just comment down below. May mga iba pang mga wheelset models sa website nila kung gusto nyo pumili. They have different models to choose from. So visit na lang kayo, ililink ko sa description. So that's it, thank you for watching. This is my review of the ICan Alpha 40 with over 1,000 kilometers of riding and an elevation gain of 9,200 meters above sea level in a span of about 3 months. There will be more videos like this, so please subscribe now and tick the bell button para ma-notify kayo kaagad. That's it for today, ride safely!